Minsan darating sa buhay natin na meron tayong pagdadaanang mahirap na pagsubok. Ngunit sa di inaasahan, sa gitna ng madilim na landas na iyan, ay merong isang taong magbibigay sa atin ng liwanag at pag-asa. Mga ka-explorer, natunghayan natin sa ikalawang kabanata ng kwento ang pagsiwalat nitong si Rafi sa katotohanan. Hanggang sa nagsimulang naging magaan ang pakiramdam ng bawat isa sa isa't isa. Ano na kaya ang mangyayari dito kay Hana at sa kapalaran nito? Mga ka-explorer, favor naman po. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag mo po sanang kalimutang pindutin ang like at subscribe button at pakikalimbang na rin po para palagi kang maunang manotify kapag may bago akong upload. Nang makita nitong si Rafi itong si Hana na dahan-dahang papalapit sa kanya, ay bigla na lang itong natulala sa kanyang nakita. Ang ganda niya. Di ko akalaing ganito pala siya kaganda. Salitang tumatakbo sa isipan nitong si Rafi habang natutulala ito. Ibang-iba ang aura nitong si Hana sa mga sandaling iyon. Nakapag-ayos na ito at lumabas ang totoong ganda nito. Dahil sa pagkatulala nitong si Rafi, ay hindi na nito namalayan na kinakausap na pala ito ni Hana. Bumalik lang ang malay nitong si Rafi nang siniko ito ng marahan ng tito niya. Oo, ang ganda mo. Salitang biglang nabigkas ni Rafi dahil sa nagulat ito sa pangyayari. Malayong malayo ang sagot nito sa tanong ni Hana. Kaya napatawa na lang ang dalaga nang marinig nito ang sinagot ng binata. Ganon din ang tito nito, natawang-tawa sa nangyayari sa pamangkin nito. Rafi, parang wala yata tayo sa sarili ah. Para kang nakakita ng diwata dyan at nagayuma. Pabirong salitang binitawan ng tito nito. Sa mga sandaling iyon, ay natawa ang tatlo sa mga pangyayari. Makalipas ang ilang minutong pag-uusap ng tatlo, ay saglit na tiningnan nitong si Rafi ang relo sa kamay nito. At saglit na nagpaalam sa dalawa para sa dadaluan niyang meeting. O siya, sige, maiwan ko na muna kayo at papasok na muna ako sa trabaho. Tito, ikaw na muna ang bahala kay Hana, ha? Huwag mo siyang papagutuman. Bayan, see you later. Mga salitang binigkas nitong si Rafi habang naglalakad ito palabas at pasakay na sa kotse nito. Bye Raf! Ingat ka sa lakad mo! Pasigaw na pagpapaalam ng dalaga dahil sa malayo na ang distansya nitong binata. Nang makaalis na itong si Rafi, ay nag-usap itong dalawa. Nagtanong-tanong itong si Hana sa tito nitong si Rafi patungkol sa background nitong binata. Nagtanong itong parang nag-uusap lang silang dalawa ng normal. Tito Ben, sa tagal niyo pong kasama si Rafi, kamusta naman po siya? Anong klaseng tao o lalaki naman po siya? Pambungad na tanong nitong si Hana. Parang mahaba-habang usapan to ah. Tika lang, magtitimpla muna ako ng kape. Pabirong tugon naman ang Tito Ben ito sa dalaga. Sige po Tito Ben, hantayin po kita ah. Tugon naman ni Hana sa Tito Ben nito. Dalawang minuto ang lumipas at bumalik na ang Tito Ben ito at may daladalang mga puto album. Umupo ang dalawa sa may sopa at nag-usap ng masinsinan. Sa totoo lang, di ko alam kung paano ako magsisimula. Saan kaya dito ang susimulan ko? Sige, sisimulan ko sa panahong bata pa itong pamangkin ko. Doon kasi ang magandang pangyayari na nagpabago sa kanya. Salitang binigkas ng Tito Benito habang tinitingnan nito ang album na dala-dala niya. Sige po Tito, nakikinig po ako. Maikling tugon ni Hana sa kanya. Sa totoo lang, di nagkakalayo ang mga pinagdaanan yung dalawa. Sa edad na 10 years old, ay maagang naulila itong si Rafi. Nakita ko siya noon na palaboy-laboy sa daan at namamalimos ng makakain. Isa rin ako sa mga namamalimos sa mga panahon na iyon. Merong kakaiba dito sa batang to na nagpalapit sa aming dalawa. Napakabait niya at grabe mag-alaga, kaya nakuha niya agad ang loob ko. At napamahal ako sa kanya. Kaya ikaw Hana, huwag ka munang magpapadala sa kabaitan ni Rafi, kasi mapapaibig ka talaga sa kanya. Pagbasag ng Tito Ben ito sa seryosong usapan nila. Ikaw talaga Tito Ben, ang ganda na ng kwento eh.
Ipagpatuloy mo po. Gulat na tugon ni Hannah sa Tito Benito habang excited na marinig ang karugtong ng kwento. Buwan din ang tinagal bago ko nalaman ang katotohanan tungkol sa kanya. Kaya pala ayaw niya akong sagutin kapag nagtatanong ako tungkol sa mga magulang niya at kung saan siya nakatira. Kapag pinag-uusapan namin ang tungkol doon ay palagi niyang iniiba ang usapan. Hanggang sa nagulat na lang ako habang naglalakad kami na naghahanap ng mahihingaan ng limos, ay bigla na lang siyang tumigil sa harap ng isang malaking bahay. Wala naman sa akin yun sa una dahil sa akala ko ay gusto lang niyang doon kami hihingi ng pera. Pero nang tingnan ko siya ay walang tigil ang pag-agos ng mga luha niya. At doon ako nagkaroon ng ideya na hindi ordinaryong bata itong si Rafi. Sa mga sandaling iyon ay ayaw ko nang dagdagan pa ang puot sa dibdib niya sa pagtatanong sa kanya. Kaya niyaya ko na lang siyang umalis na kami sa lugar na iyon. Sakto naman na kinagabihan ay kusa siyang nagkwento sa akin ng mga karanasan nito. Dati pala silang mayaman, ngunit dahil sa nalulungang ama niya sa sugal, kaya napabayaan nito ang negosyo nila. At unti-unting nalubog ang mga magulang niya sa utang hanggang sa dumating ang time na hinahabol na ang ama nito ng mga kinautangan niya. At bigla na lang itong naglahong parang bula. Ang ina naman niya ay nag-asawa naman ulit ng ibang lalaki. Dala na rin sa kalungkutan nito. Ngunit imbis na maging buo ang pamilya nila ay mas lalo pa silang nagkagulo. Hindi maganda ang pakikitungo ng stepfather niya sa kanya hanggang sa sinasaktan na siya nito at minamaltrato. Dumagdag pa na palaging wala ang ina nito sa bahay nila kaya wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari. At isa pa ay mas kinakampihan ng ina niya ang stepfather nito kaysa sa sarili niyang anak. Naging miserable ang buhay ni Rafi sa pamamahay na iyon. Kaya nagdesisyon na lang itong lisanin ang pamamahay na iyon dahil sa dinan nito nasisikmura ang pagpapahirap sa kanya. Tiniis ng batang iyan ang gutom at hirap ng pamumuhay sa kalsada. Nang makita ko yan ay masayahin niyang bata at alagang-alaga niya ang iba niyang kasamahang mga batang pulubi din. Sa likod pala ng saya niya ay may nakakubling lungkot at puot. At meron pa yung kinikwento sa akin noon na may nakilala daw siyang isang batang babae at may laruan pa nga siyang dala noon na ingatan ko daw at huwag walain. Palagi pa nga niyang kinikwento yun sa akin. At sa tingin ko ay yun ang isang bagay na nagigay sa kanya ng tapang na magsumikap sa buhay. Ito bang laruan yung tito? Pagputol ni Hannah sa kwento ng Tito Benito habang pinapakita sa kanya ang laruan na hawak-hawak nito. Teka, huwag mong sabihin ikaw yung batang yun. Tanong naman ang Tito Benito, nagulat sa pangyayari.